2014, nang makaharap ng ating pambansang kamao, ang undefeated American boxer at noon ay WBO Junior Welterweight Champion na si Chris Algieri. Hindi basta-basta ang American fighter na ito, mga idol, sapagkat bago pa man ito pumasok sa pagiging boksingero, isa itong former undefeated welterweight and super welterweight champion sa karate at kickboxing. Sa laban na ito ay didepensahan ng ating pambansang kamao ang WBO welterweight title na hawak-hawak nito. Ito ang unang pagkakataon na didepensahan ni Pacman ang titulo nito matapos nga nitong talunin at makuha ito sa isang Amerikano din na si Desert Storm, Timothy Bradley. Bagamat sa laban na ito, mga idol, ay tinuturing na dehado si Algieri, mataas pa rin ang kumpiyansa sa sarili nito at malakas pa rin ang hangin na dumadaloy sa katawan nito. Sa isang interview kasi dito, mga idol, ay sinabi nito mismo na kasing bilis niya at kaya pa niyang higitan ang malakitlat na bilis si Pacman. Ito ang sinabi mismo nito. Pressure. I set a pace that is very high with a lot of high, you know, a lot of punches thrown with high output. So all my opponents have to adjust to my pace and for the most part everybody tires out and I dominate down the stretch. Ito pa malupit, mga idol. Di lang si Pacman ang minaliit nito. Ultimo si Bradley ay nakatikim din ng kahambugan nito. Matapos niyang sabihin nito na siya ang mas angat pagdating sa speed kumpara kay Bradley. Nakarating ang sinabi ni Algieri kay Bradley at ito ang naging reaksyon nito, mga idol. Did you just say he's faster than me? Ah, that's hilarious. Tim's fat. He's not really known as a fast guy. It's like, what am I known for, kid? Like, really? Like, really? Fat? Ah, man. Pinagtawanan lang ni Bradley si Algieri, mga idol, sa mga kayabangan na pinagsasabi nito. Ito pa matindi. Sinabi mismo ni Bradley na malalaman nito ang totoong depinasyon ng bilis kapag dumating na ang araw na makakaharap na nito sa ibabaw ng lona ang isang Manny Pacman Pacquiao. At eto na nga, mga idol, na dumating na nga ang mismong laban. Lahat ng sinasabi ni Algieri bago ang laban ay walang nagkatotoo. Miski ang bilis na pinagmamalaki nito ay tila naging singbagal ng pagong na kahit tumakbo pa nga ito ay di pa rin ito makatakas sa totoong agresibong si Manny Pacquiao. His life as well as all those other things. Yeah, that's... Sa kabuuan ng laban ay pinaglaruan lamang ito ni Pacquiao. 6 itong bumagsak sa lona, mga idol, bago makuha ni Pacman ang isang malinis na unanimous decision. He listens to me very well. I'm gonna let him loose. Round 10? Round 10 or 11. Let's go. Taong 2015, nang sa unang pagkakataon nang tumuntong ang kasalukuyang WBC Featherweight Champion na si Mark Magnifico magsayo sa bansang Amerika upang depensa ng hawak nitong title noon na IBF Youth Featherweight Title at labanan ang undefeated Mexican fighter na si Yardley Suarez. Nang mga panahon na yan ay may kartada pa lamang si Magsayo na 11 wins, 9 knockouts at walang talo. Sa kabilang banda naman na si Suarez ay may kartadang 13 wins, 8 knockouts at wala ring talo. Halos hindi naman nagkakalayo ang kartada ng dalawang ito, mga idol. Lamang lang sa experience ang Meksikano, kaya naman ang inaasahan ng lahat ay hindi magiging madaling laban ito sa Pinoy. Kumbaga, ang iniisip ng lahat ay lamang talo dito si Magsayo, mga idol. Di pa man dumadating ang mismong laban, sa press conference pa lang ay nagbigay na agad ng isang kahambugan na statement ang Meksikano sa magiging laban nila ni Magsayo. Ayon nga dito, mga idol, ay nangako nga ito na inanakot niya si Magsayo sa second round ng kanilang magiging bakbakan. Masyadong minamaliit ng Meksikano ang Pinoy, tila ayon sa paniniwala at sinasabi ng isip nito ay easy fights lang ang Pinoy. Masyadong creative ang imagination nito, mga idol. Pero nang dumating na ang mismong laban, mga idol, tila sinampal ito sa malalim na pagkakatulog nito. Kung sa panaginip nito ay pababaksakin niya si Magsayo sa round 2, sa realidad pala ay mas masaklap pala ang gagawin ng kababayan natin si Magsayo. Kumbaga, mga idol, higit pa sa pinakamataas sa expectation ni Suarez ang pinakita dito ni Magsayo. Dahil mula sa magandang panaginip nito ay pinatikim ito ng bangungot ni Magsayo
na hinding-hindi malilimutan ito. Sapagkat sa round 1 pa lang, halos isang minuto pa lang ang nakakalipas, ay tinapos na ng kababayan natin si Magsayong ang laban. Matapos nga makatikim ito ng malagokong combo, baksak ang Meksikano. Finish him! Flawless victory. Ang bagyo na ang pangalan Magsayo. Yan ang dumating ngayon. Taong 2003, na makaharap ng ating pambansang kamo, ang noon ay sinasabing susunod na Mexican boxing superstar na si Emmanuel "The Butcher" Lucero. Meron itong kartada noon na 21 wins, 12 knockouts at ni minsan ay hindi pa nakakatikim ng pagkatalo. Na mga panahon na yan, mga idol, ay hawak pa ng ating pambansang kamo ang IBF Super Bantamweight title. At ito ang pang-apat na depensa nito sa title nito. Relax na relax ang kampo ni Lucero na makukuha nga nila ang title mula kay Manny Pacquiao. Noon kasi, mga idol, maraming mga sikat na boxing analyst ang nagsasabi na mahihirapan nga daw si Pacquiao kay Lucero. Maraming bilib na bilib at naniniwala noon sa Meksikano na tatalunin nito si Pacquiao at napakataas ang expectation nila dito. Sa mismong laban, mga idol, halos lahat ng mga nanonood ay kababayan ni Lucero. Kaya naman ang tawagin na ang pangalan ni Pacman ay wala kang maririnig kundi pagbu ng mga audience kay Pacquiao. Ngunit dahil nga sa humble ang ating pambansang kamao, ngiti lang ay ginanti nito sa mga audience at fans ng Meksikano. Samantala, sa kabilang banda, mula dito kay Lucero, ay gigil na gigil nga ito, mga idol. Tila sabik na pabaksakin sa lona si Pacman. Napakataas ng kumpiyansa nito sa sarili. Nang pinagharap na nga ang dalawa, ay inihindi nga nito tinignan sa mata ang pambansang kamao. Tila wala itong respeto at sa taas lang ito nakatingin na tila nang iinsulto. Round 1 pa lang ay sobrang agresibo na ni Lucero, mga idol. Lahat ng suntok na pinapakawalan nito ay puro power punches pero bara-bara. Kumbaga sa bilyar, mga idol, lakas tira, lakas tiyamba, bahala na kung makakatama. Samantala ang ating pambansang kamo ay puro jab lang ang binibitawan at pinag-aaralan pa ang galawan ng Meksikano. Sa round 2, mga idol, dito ay nagbitaw na ng malalakas na suntok ang ating pambansang kamo. Pero nag-iingat pa rin ito, baka kasi matiyambahan ng bara-barang suntok ni Lucero. Kaya hindi ito naging pabaya kahit na basang-basa na nito ang galawan ni Lucero. Pagsapit naman ng round 3, mga idol, dito ay naging desperado na ang Meksikano. Nagpakawala na ito ng ultimate bara-bara punch. Pero hindi naman ito tumatama kay Pacquiao. Parang baliw lang na nagwawala sa ibabaw ng lona. At eto na nga, mga idol, wala pang isang minuto ang lumilipas mula sa ikatlong rounds. Nakatikim ng isang solid na left hook ang Meksikano na dahilan upang humiwalay ang kaluluwa nito sa pagkatao nito. Napachacha na lang ang Meksikano sa sobrang hilo nito.